May pagkakaisang nagsagawa ng tree planting activity ang Adventist Community Services ng Southern Quezon 3 District. Sa kanilang pakikipagtulungan at koordinasyon sa Menro Tagkawayan ay isang daang iba't ibang klaseng puno ang kanilang tagumpay na naitanim sa Barangay Bomban na inaasahang magdudulot ng kapakinabangan sa mga susunod na henerasyon. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Jemilo Liobit. Sa pangunguna ng Adventist Community Services ng Distrito ng Southern Quezon 3, matagumpay na isinagawa ang tree planting activity dito sa Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon. Mahigit sa 20 mga kapatiran ng Seventh-day Adventist ang nagkaisa upang isagawa ang paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno. Bilang isa sa programa ng distrito, layunin ng aktibidad na ito na pangalagaan ng kalikasan at itaguyod ang malusog na kapaligiran. Ang distrito po ng Southern Quezon 3 ay nagpanukala ng 2 community service para sa taong ito. At ang una po dyan ay ang tree planting na isinagawa dito sa Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon, kasama ang kapatiran ng Southern Quezon 3 District at kasama siyempre ang Menro Tagkawayan kung saan sa kanila nanggaling ang 100 at iba-ibang klaseng puno. Ang layunin po nito ay maging kabahagi ng pamahalaan at upang mapangalagaan ang kalikasan. Sa pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Menro Tagkawayan, humigit kumulang 100 puno ang itinanim sa Barangay Bamban. At bilang isa rin sa programang ipinatutupad ng nasabing tanggapan, lubos na pagpapasalamat ang kanilang ipinabatid dahil sa pakikilahok ng samahan ng Seventh-day Adventist sa pangangalaga ng kalikasan. Isang makakalikasang pagbati sa ating lahat. Ngayong araw ay nais nating pasalamatan ang Seventh-day Adventist dahil nagsagawa sila ng tree planting activity na isa rin sa mga programa ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Menro. So, nagkaroon sila ng pananim galing sa ating tanggapan. Ganun din, tayo ay nananawagan sa iba pa na organization na hinihikayat na makibahagi sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ito po ay hindi namin magagawa ng sa amin lamang. Kami po ay nandito para manguna lang bilang pangunahing ahensya po ng LGU na nangangalaga po sa ating environment. At bilang bahagi pa rin ng programa, inaasahang ang lahat ng mga punong itinanim ay mapapangalagaan ng mga kapatiran na nakatira malapit sa lugar na pinagtaniman. Nang sa gayon ay mapanatili ang paglago nito na siyang magiging bahagi ng pagkakaroon ng malusog na kapaligiran. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jemilo Liobit para sa Hope Today and PUC News.